magandang araw po sa inyo lahat, oh guys. So, tatanungin ko kayo guys, bakit nga pa sinaswerte ngayon si Diwata at talaga namang hindi matawaran ang kanyang popularity ngayon at talagang left and right ang mga taong nagpupunta sa kanya, mapalaki, mapamaliit na tao at yun nga po, no. Ang tanong, saan po ba nagmula ang swerte na to guys? Naniniwala po ba kayo na pag meron tayong tinatawag na yumao, yumaong mahal sa buhay o kaibigan o relatives, no? Pag meron po tayong gano'n na yumaong tao at maaring nagabayan po tayo ng mga buhay pa sila, tapos bigla pong silang yumao, may mga time po na pag malakas po daw yung tao na yon, yung mga namatay na gano'n, halimbawa malakas po siya sa atin, sa ating dakilang lumikha, ay pag humiling po siya na i-guide ang isang tao na iwan niya, siswertihin po yon. At ihahalimbawa na lang po natin dyan, ang Kapimpin brother, remember nung namatay yung tatay nila, di ba guys? Remember po yon. Yun po ang umpisa ng swerte nila, ang Kapimpin brothers. Nung namatay po yung tatay nila, talagang guide po sila. At meron po dong, kung kung kayo po ay nanonood nung kay Maria Rivera at kay Dingdong Dantes, tama ba? Kay Dingdong Dantes, yung The Rewind. So, parang ganun po, no? Kung kayo po'y nanonood ng ganun, parang ganun po yun, no? Na, asalaysay doon, guys, di ba, namatay si Dingdong Dantes, tapos na-rewind po siya, tapos kausap niya si Lord, no? Ganito, ganun, na kung sakasakali matutuluyan ka mamamatay, ganito, ganun, ang mangyayari sa maiiwan mo. So, yun nga po, kung yung mga nanonood The Rewind dito, yung po, familiar po kayo sa ganun si story, ganun po ang nangyayari. At yung iba, nakakapagtaka lang po talaga minsan pag sinuswerte po. At pag ang tao naman po ay namatay na merong hinanakit sa inyo, o halimbawa isang tao pong halimbawa may sumpa, no, nagalit or may sumpa na, ang tawag hindi naman sumpa, kunti namatay lang siya na may galit sa inyo, may kimkim na galit, yung po'y talagang parang mamalasin po tayo. May mga ganun po talaga. So, napaka ano po talagang istorya itong kukwento natin sa inyo. Kasi nga po, meron po itong kinalaman doon sa kasaysayan ng movie nila, Marian Rivera at Dingdong Dantes na Rewind. At ganun po ang ating ating halimbawa, no? Dahil nga po, mga ilang tao na po, at si dito, yung mga nanonood dito, baka mamaya meron din kayong ganun si sistema. At sa akin din po, no, nung namatay, sa akin, sa experience ko lang noon, guys, no, nung namatay po yung sister ko, na ako po yung parang nag-guide sa kanya, na parang, kasi yung sister ko nung namatay na yon, 33 years old siya, tapos na kinulam po siya, tapos ako yung gumawa ng paraan, parang pinaglaban ko siya, tapos natuklasan ko na ganito ganyan ang katotohanan, yung kinamatay niya. So, alam niyo po guys, yung pagkamatay ng sister ko, sinuwerte din ako kasi nakapunta ako sa Australia nang hindi ko expect, at wala akong kaalam-alam talaga, no, biglaan po talaga, at talagang ginaid niya po ako noon in that time, tapos basta meron pong kakaibang nangyari sa akin, at ang pagkakamali ko lang guys, hindi ko naalagaan yun, at maling tao po ang napakisama ako. At ganun po ang aking gustong ipaliwanag sa inyo, na maaaring si Diwata ay ganun din ang nangyari. Diba ang kwento nga niya po, diba? Nag-umpisa po ang kanyang Diwata, ang Paris Overload, dahil sa isa niyang kaibigan. Diba? Sa isa niyang kaibigan na yumauna, na yung ang tumuyong sa kanya. Nung nag-i-start pa lang siya ng Paris Overload. At tapos nga po, diba, kinukwento niya kay Tony Gonzaga na yumauna nga po yun. At posible po, yan ha, posible po na ganun po ang nangyari kay Diwata, no? Na parang malakas po yung taong namatay na yung kay Lord. Nung namatay po siya, parang hiniling niya kay Lord na sana itong may iwang kong kaibigan na si Diwata nga po ay kanyang i-bless. At yan nga po, no? Kaya kung bakit na lahat-lahat po ng tumitira kay Diwata, no, or tawag dito nagbabas kay Diwata, ay talagang walang magawa. Napatunayan na po yan, maraming nagbabas kay Diwata, parating tinitira. Mapaliit na tao, mapalaki na tao, nagbabas sa kanya, tinitira po siya dahil nga po kinakasihan siya ng ating dakilang lumikha. At maaaring ganun po nangyari. Di nga, di ba nga po, meron pa tayong kasabihan, no? Kapag anak ng Diyos
ay tawag dito pag ang anak ng Diyos, o yung tawag dito kinasihan ng Diyos ng ating dakilang wika, at kinalaban ninyo, makakatikim kayo ng mapait na sumpa. Pero kapag ang anak ng Diyos ay kinasihan ninyo or tinulungan ninyo, magkakaroon po kayo ng blessing. Kung bakit po kayo nagtataka, kung bakit po na maraming nagbibless or maraming nagbibigay kay diwata, ganun po yon. Isipin nyo po yon. Kapag nagbibigay po kayo ng swerte sa isang tao na kinakasihan ng Diyos o itawag dito, pinapanigan ng Diyos, suswerte hindi po kayo kasi nakalagay po yun sa Bible. Kaya yan po, no, yung mga nagbabas kay diwata, mamalasin po kayo. Hindi ako sa pananakot, guys, no? Logic lang yan. Napakasimple lang yan. Kaya kung ako sa inyo, guys, hindi ko kayo sa gusto nyo mag-aralan nyo maigi kasi maraming pangyayari na napakahirap intindihin pero nangyayari. At yun na nga po ang halimbawa nung pelikula ni Marian, kaya nga dinumog yung pelikula ni Marian at Dingdong, diba? Dahil nga po doon sa istorya na yun. At posibleng ganun po ang nangyari kay Diwata, diba? Dahil sa isa niyang kaibigan na tumulong sa kanya. Nung nawala, dahil malakas siya kay Lord, sa ating dakilang lumikha, biniles niya. Siguro hiningi niya nung kaibigan niya yun na ni Diwata, na yung mauna, sana pag nawala ako, i-bless mo to si Diwata. At ganyan nga po nangyari kay Diwata kung bakit binibless siya. O, so, ayan, na nagkaroon na kayo ng idea kung bakit kayo binibless o bakit binibless yung isang tao. Ganun po yun talaga. Kaya, kung ako sa inyo, guys, no, sa mga tao na mayroon kayong, halimbawa, may mga kasama kayo sa buhay, no, at talaga naman tipong kasama niyo siya from the sa kahirapan hanggang sa, ano, nagkaroon kayong tinatawag na magandang pag-uunawaan, magandang pagsasama, i-keep nyo po yun, no? Alagaan nyo po yun at iwasan nyo po na yung isang tao ay maputulan ng hininga na merong kimkim na sama ng loob sa inyo kasi sumpa po yun, curse po yun. Kaya yan, mag-ingat po kayo sa mga tao na halimbawa lang po na makakasama ninyo at kailangan habang buhay, yung mga kasama natin sa buhay, mapakaibigan man yan, mapakamag-anak man yan, maparelatives man yan, o whatever, pakitaan po natin ng maganda dahil binibless po tayo niyan. Kung sakasakali kung ano man mangyari din sa tao na yon, at least napakitaan natin siya ng maganda, ibibless tayo. So yan po, napakasimple kung bakit po sinaswerte ngayon si Diwata. O, oh, diba guys? Kayo, pag-isipan nyo po yung mga nanonood dito. Pag-isipan nyo po at sa mga hindi po nakakaintindi, alam ko medyo malalim itong aking content ngayon, no? Pero sa mga malalawak ang pangunawa, sa mga nag-aaral dyan, simpleng logic lang yan, ganun po ang nangyayari kay Diwata. Okay guys, so napaka-interesting, diba guys? So sa susunod, huwag nyo kalimutan mag-like, share, comment, subscribe sa aking YouTube channel na si Sarah. At saka sa akin Facebook, paki-follow na lang po guys, no? Maraming salamat sa akin face. Okay guys, maraming salamat at God bless. Thank you.